Hello mga pare ko, last week nag-viral itong mga picture na to ng mga traffic enforcer ng Manila or ito yung mga MTPB. Nakikita kasi natin dito sa picture na nanguhuli sila ng mga malalakas na tunog ng muffler. So dito naman makikita natin meron silang gamit na dB meter or sound level meter para masukat kung malakas nga ba yung pinoproduce na tunog ng mga motor natin. So kung isipin natin dito medyo patas pa. Pero paano nga ba nila in-implement itong ordinance na to or yung ordinance 8772. Meron po talagang ordinansa ang City of Manila regarding dun sa mga malalakas na tunog ng mga tambucho. Kung makikita natin dito sa ordinansa sa may Section 5 Prohibited Acts, ay nasa 99 decibels lang yung maximum na tunog ng motor natin. At kukunin yung tunog na yon sa bilis na 2,000 hanggang 2,500 RPM gamit yung sound level meter. So tandaan natin na nasa Section 5, 99 decibels lang yung limit at sa bilis ng makina ng 2,000 hanggang 2,500 RPM lang. Tapos nakalagay dito sa Section 6, Implementation and Enforcement, sa letter E, coordinate with the Land Transportation Office for the proper implementation of this ordinance. So kung pumuntahan natin yung memorandum ng LTO, nakalagay po dito, tama nga naman 99 decibels at 2,000 hanggang 2,500 lang. At meron dito mga paraan kung paano sukatin yung tunog. So letter A, dapat naka 45 degree angle to the center exhaust line. Ang sabi pa dito, dapat parallel to the ground. Yung normal na position naman ng motor natin eh, parallel to the ground. So wala tayong question doon. Letter C, 0.5 meter to the rear of the exhaust outlet. Yung layo ng decibel meter dun sa exhaust ay dapat nasa 0.5 meters. So kailangan natin masatisfy yung memorandum na inilabas ng LTO. Kasi sabi dito sa ordinansa ng Manila sa Section 6, letter E, I coordinate with the Land Transportation Office for the proper implementation of this ordinance. So malinaw po tayo dun. Tapos itong ordinansa na to, may penalty siya. Sa first offense, 1,000 yung penalty nyo. Tapos kukumpiskahin yung mga tambucho nyo. Sa second offense, 3,000 na. At kumpiskado na naman yung tambucho nyo. Pang third offense, 5,000 na. So pataas siya ng pataas. Tapos kumpiskado ulit yung tambucho nyo. So hanggang 5,000 lang yung pinakamataas. Sa mga susunod na huli nyo, puro 5,000 na yung multa nyo hanggat hindi nyo pinapagawa yung tambucho nyo. So alam na natin kung ano yung nakapaloob dito sa Ordinance 8772. Pero kung makikita po natin yung mga features na to, parang mali ata yung ginagawa ng mga MTPB dito. Makikita nyo, meron silang hawak na parang tubo na blue. Parang ito yung sukutan nila sa pagkuha ng sound level meter. Ang daming mali po dito. Unang-una, dapat naka 45 degree yung position ng sound level meter magmula dun sa tambucho. So ito, mali na agad ito. Pangalawa, dapat kapantay siya ng tambucho. So ito, medyo mataas siya. Tapos sumunod, dapat kalahating metro yung layo ng sound level meter magmula dun sa tambucho. So kung makikita natin itong forma ng mga MTPB na to, maling-mali talaga ito. Explain ko lang mga pare kayo kung bakit 45 degree dapat yung position ng sound level meter. Yung tambucho po kasi natin, nagbubugayan ng sound. Kasama nga nun, nagbubuga rin po yan ng hangin. Papansinin nyo, pag inilagay nyo po yung kamay nyo dun sa likod ng tambucho, may pressure talaga ng hangin. Normal yun sa mga tambucho, talagang nagbubuga yun ng hangin bukod sa sound. Kapag yung sound level meter halos katapat na ng tambucho at yung hangin tumama dun sa may sound level meter, hindi na magiging accurate po yung basa ng sound level meter kasi nakaka-apekto po yung hangin na binubuga ng tambucho dun sa sensor ng sound level meter. Magiging inaccurate po yung basa ng sound level meter kapag hindi naka 45 degree kasi tinatamaan niya ng hangin na nagmumula sa tambucho. So kung titingnan natin yung picture na to, sobrang mali nito na pag-i-implement nila ng ordinance na 8772. Ito mga pare kayo, makikita nyo kapantay rin ng tambucho. Ito talagang nasa likod sila ng tambucho, hindi nila ginagawa yung 45 degree angle. Ito mga pare kayo, may video tayo panoorin nyo ah. Okay.
Yung piga ng mga enforcer dito sa throttle, mapapansin nyo, lagpas to ng 2,000 or 2,500 RPM. So dito, makikita rin natin na mali din yung pag-implement nila kasi mapapansin nyo yung tunog ng tambucho, birit na talaga. Kung rider ka, alam mo yung tunog ng tambucho na ang nasa around 2,000 hanggang 2,500 RPM. Yung mga ganitong birit ng tambucho, mga pare ko ay nasa around 5,000 RPM to 7,000 RPM. Nasa ganun na yung mga birit ng mga ganito eh. Yung ganun tunog. So para sa akin mga pare ko, may mga lapses dito yung mga MTPB. Hindi nila masyado nagawa yung tamang pagsusukat ng tunog ng mga tambucho. Ang kawawa po kasi dito mga pare ko yung mga rider. Okay lang naman sana na manghuli sila kasi meron silang sound level meter. Basta magamit nila lang maayos. Pero kung mali yung paraan ng pagkuha nila, eh kawawa yung rider. Magmumulta sila. Napakalaki po nito ha. Mula 1,000 hanggang 5,000. Sana sundin nila itong nasa ordinansa para syempre pantay-pantay tayo. Kung may violation ka man talaga, kailangan mo magmulta. Pero kung wala ka namang violation at nahuli ka talaga nila, eh yun ang hindi napatas mga pare ko eh. So kayo, anong po tingin nyo dito sa paraan ng panghuli ng mga MTPB? Tingin nyo po ba tama yung ginagawa nila or hindi? Tara at pag-usapan natin yan sa comment section. Eh yun lang po mga pare ko. Have a nice day po. Thank you for watching.